Good morning guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So today is August 9, 2024. As usual, wala ulit akong pasok. Kasi nung mga nakaraan, every other day yung day off ko. Kaya may oras tayo para magawa ng panibagong video para sa inyo. Matagal rin kasi akong hindi nakagawa talaga ng panibagong content, no? About anxiety disorder, panic attack. Gusto kong bumawi sa inyo kaya gagawa tayo ng panibagong video ngayon. So today, gusto kong i-share sa inyo yung personal experience ng isang follower natin dito sa YouTube channel ko, no? Baka kasi yung iba sa inyo ganito rin yung nararanasan. So at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung nangyayari sa sarili ninyo, kung bakit nyo nararamdaman yung mga gantong uri ng mga sintomas, no? Yung follower natin dito sa YouTube channel, nag-message siya sa akin dun sa FB page natin, no? So dito yun, ipopost ko ulit dito sa atin. Yan, bali yan yung Facebook page kung saan pwede nyo akong i-message, no? Then kung gusto nyo akong kausapin, walang problema, pwede nyo akong kausapin, no? Pero kung free time ko lang. So by the way guys, sa mga kakausap pala sa akin, everyday off lang kasi akong free. May pinagbibigyan ako at least dalawang tao o kaya tatlong tao na kausapin ko for 1 hour, no? Pero kung gusto nyo talaga akong kausapin, pwede naman, kakausapin ko kayo kahit wala akong pasok. Pero siguro saglit lang kasi nga syempre busy rin ako pagka may trabaho. So by the way guys, yung follower natin dito sa YouTube channel na to, isa siyang female na 25 year old, nagtatrabaho siya sa isang call center, no? Ngayon, this past few months daw, talagang nagtitrigger yung hirap na hirap siya makatulog sa umaga dahil nag-a-adjust yung katawan niya. Galing kasi siya sa long vacation, nag-vacation leave siya tapos umalis siya, nasira yung tulog niya. Tapos pagbalik niya sa trabaho, parang nag-a-adjust ulit yung katawan niya. Tapos naglabasan yung iba't ibang uri ng mga sintomas sa katawan niya. Like, yun nga, nahirapan siya huminga, sumisikip yung dibdib niya, madalas siya mahilo. Yun yung pinaka-complain niya, yung hilo. Tapos, ano pa ba? Nanginginig, nangihina. Nagpa-panic attack rin daw siya minsan. Nagtitrigger daw yun kapag totally stress siya. Tapos kapag minsan, nag-aaway sila ng partner niya, ganyan. By the way guys, i-clarify ko lang ha. Yung mga isi-share ko sa inyong stories dito sa YouTube channel natin, mga diagnosed to, okay? As in, properly diagnosed to ng psychologist nila or psychiatrist ng anxiety disorder, okay? Para sa akin, hindi kasi pwedeng may maramdaman ka lang na kaparehas ng mga sinishare ko sa YouTube channel natin is anxiety na agad yung na-experience nyo, okay? Huwag pangit yung ganun. Hindi tayo pwedeng mag-diagnose, lalo na hindi tayo doktor, okay? So properly diagnosed naman siya ng doktor. Kaso ang naging problema kasi yung psychiatrist niya, parang binigyan lang siya ng gamot na ito inumin mo. Inassess siya kung ano yung mga nararamdaman niya, kinuwento niya yung mga experiences niya, tapos ayun, binigyan siya ng gamot. Ito inumin mo gentong araw, ganto ganyan. Pero ang problema kasi sa totoo lang, share ko lang rin sa inyo. Ito rin ang bad side para sa akin sa mga sa mga doktor minsan. Actually, yung iba kasi nakakalimutan nila na i-explain sa isang tao nang maigi kung bakit nila na-experience yung mga ganun, bakit na pakiramdam. Ngayon, yung nagiging pasyente nila or client kasi, sorry, pagka mental health doctor kasi client usually yung tawag nila hindi patient no? So, yung client nila, umuwi sila ng bahay na parang confused pa rin sila, no? Parang nakalutang sila sa ere. Hindi nila maintindihan kung bakit nararamdaman nila yon, no? Although may mga medication na pin-prescribe yung doktor para sa kanila, may tendency kasi na bumalik, no? Bumabalik-balik pa rin or talagang mag-progress pa rin yung nararamdaman nila. It is because hindi kasi rin napapaliwanag sa kanila kung ano yung nangyari, no? Alam naman natin na sa ating may mga iba't ibang uri ng mental health disorder, especially anxiety and depression. Mas nakakatulong sa atin kapag naiintindihan talaga natin, no, yung bagay na nararanasan natin. So by the way, balik na tayo dun sa i-share ko. So ayun, ang complaint niya, actually na-overcome na niya yung ibang mga symptoms.
Pero nung mga nakaraan, ang pinaka nararamdaman niya is yung, yun nga, nahihirapan daw siya kumain. To the point na nagkaroon na siya ng loss of appetite, no? Wala na siyang gana kumain. Kasi tuwing lulunok siya, nahihirapan siya para daw may nakabara sa lalamunan niya. At the same time, madalas mga sim yung sigmura niya. Tapos, madalas rin siyang masamhit. Okay, alam niyo yung samhit, yung parang yung pagkasubo mo parang mabibilaukan ka ganun, tapos mauubo-ubo ka. Ayun yung samhit, no? Ngayon, ganito kasi, sa mga taong diagnosa ng anxiety disorder, may dalawang paliwanag kasi, no, kung bakit nangyayari sa atin yun. Unang-una, yung tinatawag nating globus hystericus. So, kung hindi nyo pa napanood yung video ko about dito sa globus hystericus, search nyo yung playlist ko. Andyan yung mga signs and symptoms. And makikita nyo yung globus hystericus, no? Ito yung sensation na parang may nakabarang ping-pong ball sa lalamunan natin, no? To the point na every time nakakain tayo, kapag lulunok tayo, nahihirapan tayo lumunok, no? May iba na naduduwal pa at nasusuka tuwing na-experience nila to. Actually, very uncomfortable talaga to. And kahit ako na-experience ko yun for how many months, no? Okay? Ayun yun, globus hystericus. Ngayon, ang explanation dyan sa globus hystericus kasi, ang taong anxious, no? Ang taong nag-anxiety attack. Ano yan? Actually, may mga iba't ibang uri tayo ng symptoms na nararamdaman, no? It's all related sa muscle, eh, no? Muscle sensation natin sa throat. Kasi ang katawan ng tao composed of different types of muscles yan, no? Maraming uri ng muscle sa katawan natin. Although sa ulo natin, sa face natin, yung nagpapangiti na sa atin dyan is muscle, no? Ayun yung gumagalaw. Although yung paglunok natin, may muscle rin yan sa throat natin. Kahit yung pag nagbubuhat tayo, di ba? Yung arms natin, yung forearm natin, yung legs, it is composed of muscle. Ngayon ganito, sa mga taong may anxiety disorder, may mga tinatawag tayong muscle twitching, no? Or mga involuntary muscle movement na nangyayari kapag sobrang tensionado tayo, no? Kapag na-anticipate ng brain natin na nasa danger tayo, halimbawa yung mga symptoms na naramdaman natin, hindi natin maipaliwanag sa sarili natin, no? Halimbawa ganito, alam mo na may anxiety disorder ka, ang dami mong nararamdaman na pangit na pakiramdam, tapos kakain ka na. Usually, sumusumpong yung anxiety attack natin, eh, no? Na-anticipate ng brain natin na tayo ay nasa danger. Ngayon kapag tayo nasa danger, no, lumalabas yung ancient reaction ng katawan natin na kung tawagin natin is yung fight, flight, freeze response, no? Ngayon tuwing nagtitrigger yon, nagtetense kasi yung mga muscles natin sa different parts of our body. Yung throat muscle natin dyan, parang kumakapal yan, nag-stiffening, or nagkakaroon ng muscle involuntary movement. Kaya minsan, kapag lulunok ka, parang ang hirap, no? Ngayon, kapag kumakapal yan, kumakapal talaga yung muscle natin sa lalamunan, no? Nagkakaroon tayo ng uncomfortable sensation sa throat, okay? Kaya ayun yung reason kung bakit parang may nakabarang ping pong ball sa lalamunan, okay? Sa samhid naman, ganda yan. Tuwing kakain kasi tayo, no, yung esophagus, yung mahabang linya yan mula sa ating throat, sa neck, papunta sa ating stomach, no? In short, ito yung tube na dinadaanan ng pagkain tuwing lulunok tayo. Sa tabi kasi niyan, andyan yung trachea. Yung airway naman yan, yung dinadaanan naman yan ng hangin tuwing hihinga tayo. Ngayon ganito, yung dalawang tube na yun, magkadikit yan, eh, ganyan. Tapos sa pagitan niya, may tinatawag tayong upper esophageal sphincter, no? Para siyang takip na nagtatakip sa esophagus o kaya dun sa trachea. Ano ba ganito? Habang kumakain ka, pag nalulunok ka, yung sphincter na yun, tatakpan niya yung airway, yung daanan ng hangin, para yung pagkain pupunta sa tiyan mo. Okay? Ngayon, kapag hihinga ka naman, yung takip na yun, tatakpan niya naman yung esophagus, yung butas ng esophagus papunta sa tiyan, para yung hangin papunta naman sa lungs mo, no? Okay? So ngayon, ganito. Ang taong may anxiety disorder, actually, pwede ring eating disorder, eh, no?
minsan may tendency na habang kumakain tayo, kung ano-ano yung pumapasok sa isip natin. Pwedeng dahil sa sintomas, pangit na mga sintomas na ramdaman mo, pwedeng problema, no? Problema, may nakaaway ka, pwedeng sa parents mo, not in good terms, sa partner mo, financially, basta yung mga bagay na iniisip natin na hindi maganda. Ngayon, minsan, habang andun tayo sa moment na yun, hindi natin napapansin na nagiging tense tayo. At the same time, nagkakaroon tayo ng behavior na tinatawag na binge eating, no? Binge eating, it is a eating disorder, no? Kapag sinabi nating binge eating, ito yung sobrang bilis mo kumain. Minsan nagbi-binge eating tayo. Okay? Na tuwing nagbi-binge eating tayo kasi, ganito yan. Nako-confuse kasi yung brain natin, no? Sa sobrang bilis mo kumain, yung sphincter natin, nako-confuse yan kung ano yung tatakpan niya. Kaya may tendency na yung kinain mo, accidentally, napupunta yan sa airway natin, papunta sa lungs natin, kaya tayo nasasamim. Okay? No? So, sana malinaw yun, no? Usually, in short, ano to eh, ang nagpapatrigger pa rin sa mga pangit na pakiramdam na to, is yung anxiousness natin, no? Mapa-binge eating man yan, mapa-globus hystericus man yan, no? Lahat yan ang nararamdaman natin sa throat natin, tsaka sa paglunok natin. Lahat yan, it is because of, yun nga, dahil tensyonado tayo, no? Dahil anxious tayo, okay? Para to sa mga may anxiety disorder, ha? Hindi sa mga may physical illness talaga sa lalamunan, okay? So, in short, kung diagnose ka ng anxiety disorder and may mga sensation ka na ganito, ito yung paliwanag dun para sa inyo to. Huwag kayong mag-self-diagnose na, ah, may anxiety ako kasi ganito yung nararamdaman ko. Okay? Pangit yun. Maganda magpa-consult pa rin kayo sa doktor. Okay? Hindi ako doktor, lilinawin ko sa inyo, no? Mental health advocate ako, tumutulong lang rin ako sa inyo na ipaliwanag at iparamdam kung ano ba yung mga nararamdaman nyo, no? Para hindi kayo malito. Kasi nga, yung anxiety kasi ano to eh. The more na wala kang idea kung bakit hindi mo the more na wala kang idea kung bakit mo nararamdaman yung mga pangit na pakiramdam, the more na nag-create ka ng takot sa isip mo. It is because yung brain brilliant yan. Pag di mo alam yung nararamdaman mo, nabobobo siya. Pinapaliwanagan ka niya ng sobrang pangit na scenario, no? Like, masakit ulo mo. Iniisip mo, yun nga eh, may mga nagko-comment sa akin na over-exaggerated eh. Sir, ano yung parang may pumipintig na, parang may naputol na ugat sa ulo ko sa sobrang sakit. Isipin nyo, dun palang mahuhulin yun eh, na nagkakatastrophize na siya, diba? No, in short, parang pinapalala nyo yung mga nararamdaman. So anyway, back to the story. Ayun yung paliwanag dun, no? Ganto, ang way naman to counter globus hystericus or yung mga throat problem sa mga taong may anxiety disorder is mindfulness pa rin, no? Relaxing pa rin, no? Full body relaxation. Pag nararamdaman mo, relax ka. Huwag ka muna umain saglit. O, relax ka. Nga ka muna saglit. Relax ka lang, no? At the same time, dahan-dahan ka lang kumain. Okay. O, kasi totoo lang, ano eh. Dati nung severe yung anxiety disorder ko, nagbi-binge eating rin talaga ako. And minsan nga nagagalit yung asawa ko eh, no? Yung partner ko. Kakalabitin niya ako. Sabi niya, bilis mo naman kumain. Ba't naman ganyan? Hindi mo na na-enjoy yung food na niluto. Diba? So, pangit talaga. So, relax pa rin. At saka, syempre, knowledge pa rin kung bakit nangyayari sa atin. No? Huwag agad tayo, tawag doon, mag-jump sa conclusion na meron tayong sakit sa throat, ganun tayong ganito, ganyan, no? Maganda pa rin na pa-consult pa rin. Huwag nang uhula. So, by the way, additional lang rin, guys. Yan, tuwing na-anticipate kasi ng brain natin, ganito yan eh. Na-anticipate niya na natatakot yan, no? Yung fear response natin, lumabas yung adrenaline, yung fight, flight, freeze response natin. Ganito yan eh. Kaya ka nawawala ng gana habang kumakain yan. Kaya nag-tighten yung throat mo, no? Ganito kasi yan. Kapag nag-adrenaline ka, kapag lumabas na yung fight, flight, freeze response ng katawan, ano yan eh? Parang alimbawa nasusunog yung bahay nyo, no? Nagsha-shutdown yan temporarily yung mga function ng katawan natin na hindi naman tawag dito, hindi naman importante or hindi kailangan gamitin when it comes to danger. So halimbawa, nasunog yung bahay nyo or halimbawa,
magsusuntukan kayo ng kaaway nyo, nag-fight, flight, freeze, response ka, no? Kailangan mo lumaban eh. Ikaw ba kailangan mo lumunok para kumain? Ikaw ba kailangan mo mag-digest ng food? Kapag may pagsuntukan ka na, kapag bubuhatin mo yung ref nyo, nasusunog na yung bed mo, nasusunog na yung bahay mo. Kailangan bang mag-function ng mga organs na yun? Kailangan bang kumain ka? Well, hindi. Ang nag-a-activate talaga dyan, yung muscles natin. Yung muscle natin, yung mga big muscles natin especially. No? Para makatakas tayo sa situation na kailangan natin or para makalaban tayo sa threat. No? Ang problema sa taong may anxiety, ayun yung tinatawag natin na perceived danger, perceived threat, na sa Tagalog is inaakalang kapahamakan lang, no? Na gawa-gawa ng isip natin. Okay. So, mababa na yung video natin, kakat ko muna dito. So, by the way, guys, balak ko pala mag-live sa susunod na day off ko. So, mag-comment naman kayo kung gusto nyong mag-live ako. Balak ko kasi na doon ko sasagutin yung mga katanungan nyo, no? Lahat ng manunood, itanong nyo yung mga tanong nyo and pipilitin ko sagutin lahat, no? Sa abot ng aking makakaya, okay? So, yun, comment naman kayo kung sinong gustong mag-live ako. Tapos magpo-post ako sa community natin sa YouTube tsaka sa Facebook page natin kung kailan ako magla-live. Okay? So, ayun lang guys. Maraming salamat. So, please don't forget to subscribe, like, and comment down below kung nagustuhan nyo yung video na to. I-share na rin natin sa iba, no? Sa friends, sa family, sa coworkers na feeling natin nagsasuffer sa anxiety disorder. So, ayun lang yung paliwanag ko ngayong araw na to. Maraming salamat. Bye!